Propesiya ng Biblia mula sa libro ni Daniel. Mga nakakikilabot na kaganapan na tumutukoy sa mga kaharian noong unang panahon. Ngunit may kinalaman ba ito sa mga nagaganap ngayon? Bagamat natupad na ang ibang propesiya, maraming pangitain na mayroon pa itong malawakang katuparan na hindi alam ng marami. Naniniwala ka man sa Diyos o hindi, isa ka mang atheist o agnostic o isang Anunnaki believer, damay ka rin sa gulo na nabanggit ni Daniel. Anong misteryo na babalot sa propesiyang ito? Kung nais mong lumawak pa ang iyong pag-iisip at lumalim ng lubusan ang iyong pangunawa, sama-sama nating halungkatin ang kasaysayan at hanapin ang sagot sa katanungang. Totoo ba? Ano ang sabi ni Daniel? Marami ang naniniwala na ang mga propesiya sa libro ni Daniel ay naganap na. Ngunit nakaligtaan ng marami na kadalasan ng mga salaysay sa Biblia ay may mas malawak na katuparan. Katulad ng binanggit ni Jesus hinggil sa panahon noon ni Noah, ginamit ng halimbawa ang nakaraan sa mga mangyayari sa hinaharap. Sa libro ni Mateo, Kabanata 24, 37 bersikulo, ang sabi, ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayun din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Bagamat naganap na ang baha, hinalintulad ni Jesus ang panahon ni Noah sa mangyayari sa kanyang pagbalik. Ito ang sabi ng isang anghel sa libro ni Daniel, Kabanata 12, 4 na bersikulo, ang sabi, Daniel, ingatan mo muna ang mga pahayag na ito at isara ang aklat upang hindi ito mabuksan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Batay dito, ang pahayag ni Daniel ay magliliwanag sa katapusan ng sanlibutan. Kung hindi ka naniniwala, gamitin natin ang Biblia na gamit ni Brother Soriano. Ang Biblia, ang sabi, ngunit ikaw, o Daniel, ilihim mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng wakas. At heto ang paliwanag niya. Yan po sinasabi, ang panahon ng kawakasan, maraming tatakbo ng paroot parito. Ang kaalaman lalago. Yan po. Eh ngayon po yun eh, di ba? Malago ang kaalaman, marami nang tumatakbo ng paroot parito. Kung hindi ka pa rin naniniwala, gamitin natin ang Biblia ng mga Katoliko, ang magandang balita, ang sabi, Daniel, ingatan mo muna ang mga pahayag na ito at isara ang aklat upang hindi ito mabuksan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kung ikaw ay isa sa mga iglesia ni Kristo, buksan mo ang lam sa Bible at iyan din ang mababasa mo. Bagamat nagwakas ang sinaunang Israel sa kamay ng mga Romano, ito ay may mas malayo pang katuparan. Ika nga nila, history repeats itself. Isang nakagigimbal na katuparan sa katapusan ng sanlibutan. Ano ang kinalaman nito sa West Philippine Sea? Marami ang nagsasabi na ang kahariang binanggit ni Daniel na yari sa bakal at putik ay ang imperyo ng mga Romano. Ngunit sa malawakang katuparan ng propesiya, ito ay sa magaganap na katapusan ng sanlibutan. Mayroong nagsasabi na ang nagmimistulang kahariang yari sa bakal at putik ay ang mga alyansang Anglo-Amerikano. Meron namang naniniwala na kung hindi ito ang United Nation, ito ay ang European Union. Magtalo-talo man, isa lang ang kahihinatnan nito sa kaharian ng Diyos.
sa libro ni Daniel, Kabanata 2, sa huling bahagi ng 44 na bersikulo, ang sabi, dudurugin ito at wawakasan ang lahat ng mga kahariang iyon at ito'y mananatili magpakailanman. Ayon dito, dudurugin ng Diyos ang lahat ng mga kaharian o pamahalaan kasama ang kahariang yari sa bakal at putik. Dapat tandaan na ang mga sinaunang superpowers tulad ng Babylonia, Medo-Persia, Gresya at Romano ay naging superpowers dahil sa mga labanang pinagwagian ng mga nito. Kaya ang giriyan sa West Philippine Sea o South China Sea kung magaganap ay ang magiging trigger sa pagpapakilala ng tunay na kahariang yari sa bakal at putik. Ngunit marami ang nagtatanong na sa dinami-dami ng digmaan matapos ang imperyo ng Romano, bakit ngayon lang magkakatotoo ang propesiya? Madali lang ang sagot. Ang paghalo ng bakal at putik ay nangangahulugang ito ay may natatanging kahinaan, ang walang pagkakaisa. Kung iisipin, ang pagkalat ng salot ay isang dahilan ng kaguluhan sa buong mundo. Bagamat maraming salot noon pa, ngayon lamang naranasan ng sanlibutan ang magkakasabay na kaguluhan. Ngayon lamang sa 21st century, naririnig at nasasaksihan ng buong mundo ang magkakasabay na pandemya, kasabay ang kagutuman, nakasabay ng mga lindol at kasabay ng mga baha at tagtuyot. Kaya kung matutuloy ang initan sa West Philippine Sea, magiging kasabay din ang isang digmaan. Sabay-sabay na kaguluhan sa panahon ng katapusan ng sanlibutan. Ano ang nagaganap sa West Philippine Sea? Mayroong nagsasabi na kahit kailan hindi naman nananakop ang bansang China. Marahil hindi ng mga nito alam ang tinaguriang 9-line. Ito ay ang siyam na linya sa mapa na nagpapakita sa nasasakupan ng China. Marahil hindi ka maniniwala kung sasabihin sa iyo na nakapaloob sa inaangkin ng China ay ang mga isla sa loob ng EEZ o ng Exclusive Economic Zone. Katulad ng Whitsun Reef o ang Julian Felipe Reef, ito ay nasa loob ng 200 nautical miles ng bansa at ang Pilipinas lamang ang may karapatan dito. Sa makatuwid, noong 2016, ayon sa The Diplomat, na ang Pilipinas ang siyang tunay na may karapatan sa Spratly dahil sa tinaguriang Exclusive Economic Zone. Kung hindi ka naniniwala, lumangoy ka mismo sa Spratly para makita mo ang katotohanan. Nasasakupan ng Pilipinas ngunit inaangkin ng China. Hindi ba ito ay maliwanag na pananakop? Ayon sa abc.net, wala raw legal na basihan ng China na angkinin ang mga nasa South China Sea batay sa International Court noong taong 2016. Makipaggera man ang Pilipinas sa China o hindi, naghahanda na ang ibang bansa upang pigilan ang pangangkin ng mga komunista. Kaya kung naniniwala ka man na mayroong Diyos o wala, damay ka pa rin sa mga propesiya ni Daniel. Sa katunayan, ngayon pa lang ay damay ka na. Apektado ka ng lockdown at ng quarantine. Hindi ba damay ka rin sa taggutom, sa mga lindol at mga baha? Anong aral ang mapupulot dito? Naniniwala ka man sa mga propesiya ng Biblia o hindi, isa ka mang atheist o agnostic o isang Anunnaki believer, tandaan, kapag may nagpalipad ng saranggolang nuklear sa South China Sea, damay tayong lahat. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Dahil mayroong mga naniniwala at marami rin namang naghihinala. Ikaw, narok mo kaya ang katotohanan? Ang tanong. Totoo ba?
bogeys 13550, Angel 16. Heading 340. Roger, same bogeys. You're in collision now. Steering. Fox 1. Oh, Jesus. Pilot ejected. Pilot ejected out of the second one. Okay, Meister, let's head north. Okay.